Magandang araw mga Lods. For today's video ay magluluto ako ng adobong manok. Ito nga palang adobong manok ko ay kung ano lang yung rekado na meron ako. Kasi mga chinggu, wala kaming suka. Hindi gumagamit ng suka ang mga amo ko sa mga niluluto nila. Kaya sa halip na suka, ang inilagay ko ay lemon. At habang ang nagluluto ako mga chinggu, mag-i-story time muna tayo. Alam nyo bang na hindi lahat ng katulong dito sa Middle East ay nakakapagluto o nakakakain ng kung anong gusto nila? Karamihan sa aming mga OFW na sa bahay nagtatrabaho ay ganun ang mga nararanasan. Minsan, kung ano yung tira ng amo nila, yun yung kinakain nila. Minsan naman, walang tira, di gagawa sila ng sarili nilang pagkain kung anong meron sa rep. Pero minsan may mga amo na nagdadamot. Swerte na nga lang ako dito sa mga amo ko dahil hindi sila ganun. 8 taon na akong dito sa kanila, 3 taon dun sa anak niya, at 5 taon naman dito sa kanila. Mababait sila, 2 matanda, pati yung 3 anak niyang binatang lalaki. Parang sa lahat na naging amo ko, sila yung pinaka the best. As in, wala kang masasabi. Hindi pala sa walang masasabi, kasi kahit papano, nagkakaroon pa rin talaga kami ng medyo, hindi naman sagutang malala, parang normal lang na alitan, parang ganon. Pero kasi ang matandang babae na amo ko, wala yung pride, hindi yan sila nakikipagtaasan ng kung sino yung unang babate, yung amo kong babae. Kapag alam niya naman sigurong hindi naging maganda yung sagutan namin, kusa na siyang magsasalita, kikibuin ako. Ganun lang yung madalas naming pinag-aatalunan. Kasi nga minsan, sa sobrang tanda niya na rin siguro, nag-uulyanin na siya. At kung ano yung maipilit niya, at ako naman, bilang ako, na medyo may katigasan din ang ulo, pinipilit ko din yung akin. Kaya doon kami nagkakaroon ng sagutan. Pero bukod naman doon, wala nang iba. Alam nyo bang dito na ako naoperahan, tinanggal yung aking matres? Wala akong naging problema sa kanila, 1 month akong hindi nagtrabaho. Nasa kwarto lang ako, binibigyan ako ng mga amo ko ng pagkain, hindi ako bumababa. As in 1 month yun. Kaya bihira ka lang makakatagpo ng ganitong mga amo, kaya nga ako tumagal sa kanila eh, dahil sobrang bait nila. Yun lang mga Lods, sana nagustuhan nyo ang aking story time. Hanggang sa muli, sana i-follow nyo ako. Bye-bye!